Kahapon ay nagsagawa ng inspection ang Commission on Higher Education kasama ang National Task Force Against COVID-19 sa isa pong paaralan sa Valenzuela City. Senyales sa pinag-aaralan na ang pagbabalik ng face-to-face classes sa bansa. Ang detalye sa report na ito. Nag-inspeksyon na ang Commission on Higher Education o CHED kasama ang National Task Force Against COVID-19 sa isang eskwelahan sa Valenzuela City. Ang kanilang unang reaksyon, gagawing modelo ang nasabing eskwelahan sa pinatutupad na health protocol at physical distancing para sa mga papasok na estudyante. Pero agad nilinaw ng CHED na hindi required ang lahat ng mga eskwelahan na simulan ng limited face-to-face class sa January 2021 bagkus ito ay option lamang. Pero ang mga mambabatas, magkakaibang opinion sa isyu ng pagbabalik ng face-to-face classes ngayong marami ng lugar sa bansa ang nasa modified general community quarantine at may ilan na ring zero o walang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala. Si Senator Aimee Marcos kwenestyon ang pagpayag ng pagbubukas ng mga sabungan sa mga lugar na wala nang naitalang COVID cases. Pero ang face-to-face classes ay hindi pa pinapayagan. Si Senator Nancy Binay naman giniit na pinapayagan na ngang makabiyahe ang mga bata pero bakit hindi pa sila payagang bumalik sa eskwela? Si Senator Win Gatchalian na chairman naman ng Committee on Education, payag na kahit isang beses lang sa isang linggo ang face-to-face classes sa mga lugar na ligtas na sa COVID ang mga bata. Si Senator Bongo naman na chairman ng Committee on Health, nanindigan na wala na munang face-to-face classes kahit sa mga lugar na zero COVID cases. What if nagkaroon ng isang kaso? Panibagong problema na naman. Sususpindi na naman yung klase. Pag mayroong isang kaso lang sa isang lugar, dahil doon sa face-to-face class na yon, panibagong contact tracing, back to zero na naman na tayo. Mas mahirap din na niya ang sitwasyon kung isang estudyante, lalo na kung minor de edad ang magpositibo dahil kailangan itong i-isolate na mangangahulugang ihihiwalay siya sa kanyang mga magulang o kapamilya. Kaya giit ni Senator Go, hanggat wala pang bakuna at hindi pa nababakunahan ng kontra COVID-19 ang mga mag-aaral, ay mas marapat lang na wala munang face-to-face classes. Basta pag wala pang vaccine, wala munang face-to-face classes. Yan po ang aking stand rin po. At mag-iingay ako kung papatupad nila yan na hindi pa wala pa pong safe na vaccine.